totoo yung resulta na nakuha natin. Pinekin namin yun ni Mama. Napasok ko na yung system ng pathology clinic. 0% probability of paternity between the baby and the alleged father. Hindi si Jordan yung tatay! Dudukutin mo uli si Cristy? Ilalayo mo siya sa asawa niya at sa anak niya? Kaya siya sa pagkakataon pong ito, kukumbinsihin ko na po siya. Tay, palayain niya na si Nanay Cristy. Magkakaroon ka na ng kapatid. Muntis ang Nanay Cristy mo at ako ang ama. It only goes to show na ayaw talaga sa'yo ng tao para magawa yun. Hindi pa confirmed. You're just wasting your time. Ipaglalaban ko si Jordan hanggat sa bumalik siya sa akin. I'm still going to tell Jordan. Nope! I will not let you! I'm sorry! Jordan, pwede ba tayong mag-usap? May kailangan akong sabihin sa'yo, please. Wait, babe. Ano yan? Cristy! Ma! 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 Dali niyo sa ward ko si Mama, please! I'm okay. I'm okay. Nakalimutan ko lang na inumin yung maintenance ko kaya medyo tumaas ang BP ko. Ma, pinatawag ko pa rin si Doc Villanueva. Para sigurado tayo, mahirap na, puso yan. Thank you. Thank you, Jordan. Babe, maiwan ko muna kayo ni Mama dito. May pag-uusapan na kami ni Jeff. Okay. Sige, babe. Ma, pahinga ka, ha? Yes. Thank you. Cristy, stay here. I need you here. Ma, totoo ba yung mga sinabi mo kanina? O ginawa mo lang yun para mapigilan ako? Ginawa ko yun para sa pamilyang ito. Para iligtas ka, si Tori at si Jordan sa inaakala mong tama. Iligtas kami? O iligtas ang sarili mo, Ma? Kasi ikaw lang naman ang ugat ng lahat ng kasinungalingan na to, eh. Okay. Okay. Tama ka. Ako nga. Pero ginawa ko yon hindi para pagtakpan ang sarili ko sa mga desisyon na ginawa ko. Ginawa ko yon para protektahan ka. Para mapanatiling buo ang pamilya mo. Cristy. Eh, hindi mo ba nakikita? Walang maidudulot na maganda ang pinaplano mong gawin. Oo nga, malilinis ang konsensya mo sa pagsisinungaling. Makakalaya ka. Pero para saan? Anong kapalit? Tatanggapin ako ni Jordan, Ma. Mahal ako ng asawa ko. Siguro kung nung una pa lang nasabi mo na sa kanya ang totoo. Pero ngayon, it's too late. Iisipin pa rin ni Jordan na naglihim ka sa kanya. Iisipin pa rin niya na hindi ka nagsasabi sa kanya ng totoo. Nihirapan na ako sa konsensya ko. Magpakatatag ka. Alam mo, nang mamatay ang papa mo, iyan din ang sinabi ko sa sarili ko. Na hindi ko kaya, pero nagpakatatag ako. Dahil alam ko kailangan mo ako. And I want you to do the same for your daughter. Kailangan ni Tori at ng batang dinadala mo ng isang pamilya. Kailangan nila ng strong and reliable parents na hindi maghihiwalay.
Ma, sobrang hirap. Kahirap naman. Anak, may kanya-kanya tayong gera sa buhay. This is no different. Isipin mo na lang na ito ang kailangan mong gawin para lumaban ka. Para maipanalo mo ang gerang ito. Please be strong. Babe, nakaalis na ba si Jeff? Kanina pa, nakaalis na. Babe, ano nga pala yung sasabihin mo dapat sa akin kanina bago sumikip yung dibdib ni Mama? Jordan, mahal na mahal kita. Babe, mukhang bothered ka kanina. And it seemed urgent. Ano yun? I was just afraid, yun lang. Afraid of what? Of this. Of our future. Iniisip ko lang, babe. Kailan kaya tayo magkakaroon ng katahimikan? Kasi kahit sabihin mong okay na ang lahat, hindi pa rin talaga maalis sa isip ko yung banta na baka bumalik yung si Leon o si Shaira para guluhin tayo. Baby, hindi ko maintindihan kung saan ka nagagaling. Kasi hindi ikaw yung dinukot o nawalan ng halos 5 taon sa buhay mo. Binakawan din nila ako ng panahon nung kinuha ka nila sa akin, babe. I'm so sorry, babe. Ganito lang yan, Cristy. Meron tayong 2 choices. Ang magpatalo sa kanila o ang lumaban sa pamamagitan ng move on. Hindi nila tayo magigiba ngayon. Kahit subukan pa tayo ng tadhana, lalo na ngayon na magkaka-baby na tayo ulit, magiging mas malakas tayo na pamilyang buo. Kahit anong problema o kahit anong pagsubok ang dumating ngayon, haharapin natin lahat yan as one. Kaya kung ano man yung mga inaalala mo, alisin mo na yan. Hindi yan makakatulong sa'yo, babe. Palayain mo na ang sarili mo sa mga takot na resulta na nangyari sa'yo noon. Huwag mo idamay ang ngayon. Lalong-lalo ng bukas, ha? Magtiwala ka lang sa akin. Tingin lang. Magpakasaya kayo. Malapit na ang katapusan ng maliligayan ng araw. Yes, babe. Pupunta na ako sa venue para mag-setup ng lights. Grabe, sobrang excited daw sa event natin. Papunta na rin ako dun sa meeting place namin ni Nunette para bumili ng new dress. Oh, akala ko ba susunduin ka niya?
Eh, kasi babe, may inaasikaso pa siya sa faculty. Kaya ako na rin yung nagsuggest na doon na lang kami mag-meet halfway. Ang taxi naman ako. Oh, sige. Basta mag-iingat ka, babe, ha? Oh, babe, huwag mo na akong alalahanin. Di ba ikaw na rin naman ang nagsabi sa akin, kailangan ko nang palayain yung sarili ko sa takot. Kaya okay lang ako. Okay? Alright. I love you. I love you too. I'll see you later, okay? Kaya nang bahala dito, ha? Punta mo na ako sa venue. Jordan! May good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin ko? Alam mo, wala akong pakialam. Ayoko na marinig ko anong sasabihin mo. Kaya mabuti pa umuwi ka na lang, Shaira. Oh, really? Ayaw mo na talaga malaman? Pag-usap sa'yo na maayos. Umalis ka na, di ba? Sabi mo, patatahimikin mo na kami. Oo, umalis ako. Dahil ang akala ko, wala na akong rason para manatini pa sa'yo. Wala na talaga. Wala na. Tapos alam ko na yung totoo. Anak ko yung pinagbubuntis mo. Alam ko na yung totoo. Pinekay niyo yung DNA resort. Pekay niyang hawak niyo. Pinekay niyo. Para may tsapwera ako dyan sa buhay niyo. Sabi nang tigilan mo na ako, di ba? Tulong! Tulong! Gusto lang naman kita makausap ng ayos. Hindi kita sasaktan. Hindi kita sasaktan. Mas nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo naman ipagkait sa akin. Maging ama sa patang dinadala mo. Paano mangyayari ang gusto mo, ha? Kasal kami ni Jordan. At siya ang mahal ko, Leon. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga magkaroon ng ama yung bata. Amang magmamahal sa kanya. Sumama ka na sa akin. Buhay natin yung pamilya natin ulit. Ikaw, ako, si Billie, yung bata mo. Leon, wala tayong bubuhin. Dahil walang tayo. Kahit kailanman, hindi naging tayo. Binukot mo ako. Nilayo mo ako sa pamilya ko eh. Hindi ko naman yung ginusto, Leon. Pero ano, pinilit ko lahat. Lahat, tiniis ko, nilunok ko. Para iligtas yung sarili ko. Para makapiling ko ulit yung anak ko. Yung asawa ko. Sila. Sila na tunay kong pamilya. Hindi ikaw. Kaya hindi ko sila ipagpapalit para sa'yo. Magkapatayan pa tayo. Tahimik na ng buhay namin. Huwag mo nang guguluhin pa. Kahit ano pang sabi mo, hindi naman ako interesado eh. Lahat na lang ng paninira, gagawin mo para makabalik sa akin. Pwede ba makinig ka muna sa akin? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin naiintindihan? Nakapag-desisyon na ako. Si Cristy ang asawa ko at siya ang paulit-ulit kong pipiliin kasi siya yung mahal ko. At bakit? Minahal mo rin naman ako ah. At huwag mo sasabihin sa akin hindi, kaya please makinig ka muna sa akin ngayon. Lahat tayo naging biktima dito. At hindi natin ginusto yun. Kaya mabuti pa, tanggapin na lang natin at mag-move on tayo. Move on? Anong move on, Jordan? Sandali lang! Paano yung bata? Paano yung anak ko? Hindi ko kaya na hindi ko siya kasama. Hindi ko kaya na hindi niya ako kilalanin.
Mamuslukohin mo na lahat, pero hindi mo ako maluloko. Alam mo ang alam ko na anak ko yung pinagbubuntis mo. Kung may malasakit ka talaga sa anak mo, sana maisip mo. Sana maisip mo. Ilalagay mo siya sa peligro. Paano ka magiging ama niya? Ipugante ka. Leon, hindi ka nakakabuti sa kanya. Makakasama ka niya. At kung talagang may concern ka, isipin mo naman yung kaligtasan ng bata. Dahil dyan sa pinaggagawa mong pangharas sa akin, magiging delikado tong pagbubuntis ko eh. Hindi inaamin mo nga na anak ko yung pinagbubuntis mo. Wait lang! Makinigan muna sa akin! Huwag tawag mo yung pagmamalaki sa akin na magkakanak na ulit kayo ni Cristy kasi kasundukalingan yan! Jordan, please! Jordan, niluloko ka lang ni Cristy! Jordan! Tama na, Cristy. Dahil bistado ka na. Sinabi ng tigilan mo na. Hindi ko pwedeng pabayaan yung bata. At hindi ko hahayaan si Jordan ang mag-alaga dun sa bata niya dahil hindi mamahalin ni Jordan ang anak ko. Diyan ka nagkakamali. Mamahalin ni Jordan ang bata ko. Paano ka nakakasiguro? Dahil nagmamahalan ka ngayon. Lalaki din ako. So una, sige, oo. Tatanggapin niya yung bata. Pero sa huli, mananagin yung katotohanan na nasalisihan siya. Ayop ka, Leon. Ayop ka! Alam mo, makikipag-usap ako sa inyo, Mariz. Pero dahil ayaw mo makipag-usap sa akin, Mariz, si Jordan ang kakausapin ko. Siya ang kukumpinsihin ko. Leon, ako! Yan, Leon! Bakit? Hindi ko ba alam ni Jordan ang totoo? Hindi ko po sinasabi sa kanya na hindi sa kanya yung bata. Nahihibang ka na ba, ha, Leon? Lahat na lang gagawin mo, iisipin mo para makuha mo ko. Hindi na mangyayari yun. Kahit duputin mo pa ulit ako, hindi na magbabago yung puso ko. Sigurado ikaw, oo. Pero paano yung lalaki? Sigurado ka bang hindi magbabago yung puso niya kapag nalaman niya na niloko mo siya? Nagsisinwan ka sa asawa mo. Pinaniwala mo siya na anak niya yung dinadala mo. Pinigay mo yung DNA result. Hindi ko alam kung ano ba nagsasabi mo. Kung hindi kita kilala, paniniwala sana ako sa'yo. Pero apat na taon tayo nagsama. Alam ko yung tumatakbo dyan sa isip ko. Takot. Takot na malaman ni Jordan kung ano ang totoo. Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot, Leon. Dahil alam kong mahal ako ni Jordan at mamahalin niya ang baby ko. Sigurado ka? O bakit hindi tayo magharap-harap ng tatlo para magkaalaman tayo? Para makumbinsin niyo ako? Tigilan mo na kami, Leon. Patahimikin mo na kami ng pamilya ko. Natatakot ka sa sarili mo nga itong ikaw mismo gumawa. Kuya, kuya! Sandali mo lang. Sandali! Ano pong meron dyan? Shaira? Nangyari? Ha? Ah. Pinuntahan mo na naman si Jordan, oh. Hindi ko kaya dyan. Mahal ko talaga si Jordan. Siya kaya isuko.
Pero hanggang kailan? Asha eh. Hanggang kailan ka magkakaganito para sa kanya? Basta ang alam ko lang, mahal na mahal ko siya. Hindi mo talaga siya kayang mawala sa buhay ko. Naiintindihan mo ba yung nararamdaman ko? Ako pa talaga yung tinanong mo ng ganyan. Shy, parehas lang tayo. Pagmahal. Pero paulit-ulit na tinatanggihan. Paulit-ulit na nasasaktan. Wala eh. Hindi natuturoan yung puso. Patshay. We don't have to suffer like this. Kaya hindi ako dapat sumira. May natitira pa akong alas. Jeff, babawiin ang kapatid mo. Paz, iwan ka muna ng tubig. Iwan ka muna ng tubig, please. Ano, Paz? Kamusta ka? Dali na kaya kita sa ospital? Hindi na, Paz. Wala namang nangyari sa akin. Hindi naman ako sinaktan ni Leon. Kailangan pa rin natin mag-report sa polis. Wanted yung hayop na yun, di ba? Para mahuli na. Kasi hindi na kailangan. Ayoko nang palakihin pa. Okay, kasi baka mag-alala lang si Jordan. O, ayan ka na naman. Ayaw mong palakihin kasi ayaw mong sabihin kay Jordan yung totoo. Kasi naman, kala ko ba nagkaintindihan tayo sasabihin mo kay Jordan yung totoo? Ano yung nangyayari sa'yo? Nagigipit ka sa lahat ng pinagagagawa mo. Maliit yung mundo mo sa sikretong tinatago mo na yan eh. Hanggang kailan mo ba itatago yan? Maalam na nila yan ng totoo. Paano niya nalaman? Hindi ko rin talaga alam, Ma. Pero alam ko na alam na nila yon na siya ang tunay na ama ng pinagbubuntis ko. At naniwala ka naman? No. No. Wala siyang ebidensya. Wala siyang kakayahan na malaman ko anong totoo. Kaya hindi ka dapat nagpapanik. Eh, Ma, paano kung maunahan niya ako kay Jordan? Paano kung mauna siya na masabi yung totoo sa kanya? Magdadagdag tayo ng security. Hindi natin hahayaan na makalapit siya sa'yo o kung sa kanino man sa atin. And besides, walang maipapakitang pruweba ang kriminal na yan. It's his word against your word. At sa palagay mo, sinong paniniwalaan? Alangan naman siya. Cristy, nanggugulo lang siya dahil gusto kanyang makuha ulit. Pero hindi siya magtatagumpay dahil hindi mo siya hahayaan. There is no way na mapapatunayan niya na siya ang ama ng batang tinadala mo. Nakausap po si Cristy. Nagsabi siya ng totoo. Walang alam si Jordan. Sinasabi ko na nga ba, tama yung kutob ko. Alam mo, nahalata ko rin yan nung kinakausap ko si Jordan kanina. Wala talaga siyang idea na hindi nga sa kanya pinagbubuntis ni Cristy. Oh, pero hindi ka pa rin niya pinakinggan. Di wala nga ako nasabi kanina. Ayaw niya akong kausapin. Akala niya naninira lang ako. Alam mo, kailangan natin konkretong ebidensya.
Hindi mo pag nakita nila, wala sila masasabi o magagawa. Eh, wala nga ang pirma yung printed copy natin dahil galing sa system. Oo, tama ka. Yun nag-sign ng DNA result na test. Ako, sabi ko sa susundan ko siya, kikilalanin ko. Hihingi ako ng original copy ng DNA test. Sige, ako nang bahala. Uy, Jeff. Balita ko, meron daw kayong party, ah. Gender reveal ba yan para sa baby ni Cristy? Si Cristy, tumawag kasi kanina sa akin si Shira, hinahanap ka. Eh, nabanggit ko na dinaanin mo ni Cristy yung cake. Hindi kaya nag-abot sila ni Shira? Alam ko na yung kawalang hiyaan ninyong dalawa ng nanay mo. At ipapakita ko to kay Jordan. Tignan ko lang kung tanggapin ka pa rin niya. Akin na yan! Bitawa mo ako! Alam mo, pinakaayaw ni Jordan sa lahat yung sinungaling! Sasabihin ko sa kanilito!